Kampana ng Atri. Noong unang panahon, may magandang hari na minamahal ng lahat. Isang araw, napag-isipan ng hari na magpatayo ng isang tore ng kampana sa Nayon. Nice kung magpatayo ng tore para pantay ang pagtrato sa aking mga tauhan. Magandang ideya, mahal na hari. Ako na po ang mag-aareglo. At napatayo na ang tore. At ang pinakamahusay na kampana ang pinili ng hari. At noong matapos ng ipatayo, ang hari, mga maharlika at mga tauhan ay nagtipon. Napakaganda naman itong tore ng kampana. Oo nga! Itong kampana ay para sa lahat. Ito ay may mahabang tali para maabot ng sino mang lalaki, babae o bata. Kapag may mga pisay niyo, pwede niyo itong patunugin at ang aking mga hukom ay pupunta para bigyan kayo ng hustisya. Ang gandang ideya para sa amin, mahal na hari. Itong kampana ay magbibigay ng kabaitan sa amin. Mabuhay, mahal na hari! Mabuhay, mahal na hari! Lumipas ang ilang linggo. Biglang tumulog ng malakas ang kampana. Tulungan niyo ako! O tulungan niyo akong mabigyan ng hustisya! Nang marinig ang kampana, ang hukom at ang mga tao sa Nayon ay nagtipon-tipon sa tor. Ano po iyon, Ginang? Ninanakaw ang pananim kong bulaklak ng aking kapitbahay. At nagsisinungaling lang siya. Hindi nakakapagtrabaho ang aking asawa dahil sa sakit. Nagtatanim ako ng bihirang leryo at ito ang aking hanap buhay. Ngunit, ninanakaw ito tuwing hating gabi. Maaari bang pumunta sa harapan ng kapitbahay? Oh, mahal na hukom. Binipintangan lang niya ako dahil sa kanyang kamalasan. Paano ko makakapagnakaw tuwing hating gabi sa edad kong ito? Isa itong maling akusasyon. Pwede naming siyasatin ang iyong bahay at kapaligiran para maintindihan ang pangyayari. Tinawag ng hukom ang mga detective at siniyasat ang bahay ng matandang babae. Nakahanap sila ng mga piraso ng bulaklak sa loob ng bahay. Ginang, ano ito? Hindi ko alam kung ano yan. Malakas ang hangin kani-kanina lang. Itinuro ng hukom ang mga piraso ng bulaklak na patungo sa isang sako. Binuksan ng mga detective at nakitang may bulaklak sa loob. Sigurado akong hindi dinala ng hangin ang sakong ito. Mas mabuting sabihin mo ang totoo kaysa sa magsinungaling ka sa harap ng malaking ebidensya. Sige, patawarin mo ako. Sabi ko na nga sa'yo. Bumalik ang hukom, detective at ang dalaga sa kampana ng Atri kung saan nagtipon ang mga tao. Nakita namin itong sako ng bulaklak sa bahay ng babaeng matanda. Ang mga bulaklak na ito ay pamamayari ng dalaga. Alam ko ang katotohanan. Sinabi ko na sa'yo. Pasensya ka na. Hindi, Ginang. Ang simpleng paghingi ng tawad ay hindi sapat. Ang hurado ang nagdesisyon na siguraduhin magbabayad ka sa pinsalang na idulot mo sa dalaga. Humigit kumulang 300 euro at multa para sa pagnanakaw ang nararapat. Sige. Naibigay na ang hustisya ng tama. Mabuhay, mahal na hari! Mabuhay, mahal na hari! Mabuhay, mahal na hari! Mabuhay, mahal na hari!
Labis na tuwa ang dulot ng kampana sa ate. Uy! Hala, pungkan! Hindi! Ako unang nakahanap! Sa tingin ko, sabay nating nahanap ito. Sa tingin ko rin, paano kung pagatian natin? Magandang ideya yan! Lumipas ang ilang taon, natuto maging mabait ang mga tao sa isa't isa. Matagal-tagal na rin hindi tumutunog ang kampana ng atre. Wala na akong ikasasaya pa ang tahimik ng ating nayon. Kaya nga, mahal na hari. Kaya, pagkatapos ng ilang panahon, bahagya nang tumunog ang kampana. Isang umaga, ang mayor at sekretarya ay naglakad-lakad sa may tore. Naku po! Kumupas na ang huling banda ng lubid sa tore. Kailangan na nating palitan itong lubid. Dapat ito'y sapat na mahaba para sa mga lalaki, babae at kabataan para tumunog. Oo, pero walang mga tagagawa ng lubid dito sa atri. Nakuha natin ang lubid sa katabing bayan sa utos ng hari. Yan ang gagawin natin. Pero sa ngayon, tatalian natin ng baging ang kampana. Oo, naintindihan ko. Pero hindi ko alam kung saan agad ako makakakuha ng matibay na baging. Mayroon akong baging na mahaba at matibay sa hardin. Pwede mo itong kunin sa bahay at ayusin ang tali ng kampana habang wala pa yung bago. Pero siguraduhin mong mahaba ito na makakaabot kahit ang pinakamaliit na bata. Sige po. Pumunta ang sekretarya sa bahay ng mayor para kunin ang baging. At inayos na rin ng mahigpit ang tali sa kampana. Whew! Pwede na to. Sa sumunod na umaga, ay nagising ang mga tauhan sa bilis ng tunog ng kampana. Nako! Sino kaya ang nababalisan ng sobra? Nay! Ayoko pa pang bumangon ngayon. Wala namang pasok. Unti-unting nagtipon ang mga tao. Nalilito dahil sa tagal nang hindi tumunog ang kampana. Ano kaya ang problema sa lupain ng atri? Oh, nako po! Ang mga taga-nayon ay namangha sa kanilang nakita. Hindi ito lalaki, hindi rin babae o bata, kundi ay isang... Kabayo? Ha 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 ha! Nay! At dumating ang tagapaghukom. Sino ang napatunog ng kampana ng malakas? Ito ay isang kabayo lamang na napadaan sa tore. Siguro hindi mabuting ideya ang isang baging. Sandali lang. Ang tagapaghukom ay tumingin sa kabayo ng maigi. Ito ay matanda, payat at sobrang hina na. Nako! Siya ay matanda na at mahina. May nakakaalam ba sa inyo kung kanino itong kabayo? Hindi ako! Ikaw ba? Ang mga taga-nayon ay nagbubulungan hanggang sa may isang kartero ng bayan ang humakbang. Alam ko kung saan siya galing. Siya ay kabayo ng isang sundalong matanda. Oh, talaga? Oo. Ito ay pag-aari ng isang matandang sundalo sa isang burol. Dinala niya ang sundalo sa labanan at nagligtas pa ng mga buhay. Niligtas mo ako! Ngunit pagkatapos ng gera, imbis na bigyan ng nararapat na pahinga ang kabayo, pinagtrabaho pa niya ito sa mga sakahan. Bilisan mo ang pag-aararo! Pinagtrabaho ng sundalo ang kabayo hanggang sa tumanda at humina. Hindi siya pinakain ng maayos. Hindi niya rin ito inaalagaan. Dahil sa katandaan ng kabayo, siya ay nagpasya na abandonahin ito. Mula noon, ang kawawang kabayo ay pag-alagala ng walang sinisilungan. Kumakain na kung anuman ang nasa tabing daan. Nakakaawa naman. Kailangan natin ng hustisya para sa kabayong ito. Dapat nating dalhin ang sundalo dito at kumportahin siya. Ang tagapagminsahe ay pumunta sa burol at tinala ang matandang sundalo sa kampana ng atri. Tayo ay nagtipon ngayon dito dahil tayo ay nakarinig ng isang pagkalimbang ng kampana ngayong umaga. Oo,
Narinig ko ito kaninang umaga. Itong matandang kabayo pa lang dahilan. Mawaring namumukhan mo ba siya? Hindi. Hindi. Sa tingin ko, ang kabayong ito ay may tatak militar. At ikaw lang ang sundalo dito. Hindi ko alam. Totoo bang ito ang kabayong inabandona mo? Hindi ko alam. Inabandona mo itong kawawang kabayo. Kahit na iniligtas na ang iyong buhay at pinagsalbihan ka ng ilang taon. Matanda na siya para tulungan ako. Wala na ako magagawa. Ang pag-iwan sa isang matanda, tao man o hayop, ay parang pag-iwan sa isang tao sa panahong pinakakailangan kanya. Tingnan mo itong kabayo. Siya ay payat at nangihina. Kailangan nila ang pamamahal at aruga, lalo na kung matanda sila. Naintindihan ko. Wala pa siyang nakakain na maganda. Kawawang nila lang. Handa na siya kumain ng baging na nakasabit sa kampana. Ang sundalong may sala ay iniyo ko ang ulo sa kahihiyan. Humihingi ako ng pamanhin sa ganitong pag-uugali sa aking kabayo. Hindi ko alam ang aking iniisip. Minaliit ko ang aking nakaraan at mga asal. Humingi ka ng tawad sa iyong kabayo, Ginoo. Siya ang nandiyan para sa iyo sa lahat ng oras. Patawad aking kaibigan. Dapat ay naging mabait ako sa iyo. Iuuwi na kita. Hindi mo lang siya iuwi. Aalagaan mo rin siya at papakainin ng maayos. Nararapat siyang alagaan ng mabuti hanggang sa kanyang huling sandali. Naintindihan ko. Dadaling ko siya at sisiguraduhin siya'y ligtas at malusog. Hindi ko na siya abandonahin ulit. Pangako, aalagaan ko siya ng mabuti. Natuwa ang hukom na marinig ito. Naghiyawan ang mga tao sa nayo. Sumungkal ang kabayo sa sundalo. Nakikiliti mo ako. Inuwi ng sundalo ang kabayo. Binigyan ng tirahan at inalagaan. Minsan, binibisita ng mga taga-dayon ang kabayo para bigyan ito ng pagkain at batiin ang sundalo. At ang hindi pangkaraniwang kaso sa Atri ay nalutas. Salamat sa pagtunog ng kampana ng Atri na nasa Italia pa rin ngayon at umaakit ng mga turista. Ang kampana ng Atri ay isang palatandaan na lagi kang maging mabait.